Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies kay drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat, kaibigan! Nagsimula ang pelikula sa mag-asawang Zoe at Alex. Pumunta sila sa isang doktor para magpa-consulte tungkol sa kanilang pregnancy program, ngunit sa kasamaang palad, sinabi ng doktor na tila hindi mabuntis at magkaanak si Zoe. Dahil sa kanilang narinig ay labis silang nadismaya at nalungkot, dahil ilang taon na silang naghihintay na magkaroon ng anak. Bago umalis, binigyan sila ng doktor ng brochure ng orphanage. Sinabi niya na doon maraming mga bata na walang mga magulang. Pagkalabas nila sa hospital, ang kaibigan ni Zoe na si Sarah, ay agad na binisita siya sa kanyang bahay. Dahil nalaman niya ang nangyari at iminungkahi niya na mag-ampun na lang siya ng bata. Maya-maya, habang naghahaponan sila, nakita ni Alex ang anak ni Sarah na nakaupo sa harapan niya. Tila labis siyang nalungkot nang makita ang batang babae, dahil umaasa siya na magkakaroon sila ng anak. Nang gabing iyon bago matulog, sinabi ni Zoe kay Alex ang tungkol sa plano ng pag-aampon. Nagpakita siya ng adoption brochure kay Alex, ngunit mukhang hindi siya interesado sa planong mag-ampon ng bata. Sinabi ni Alex na hindi niya matatanggap ang isang bata na hindi niya anak. Ang tugon ni Alex ay labis na nagpasama ng loob kay Zoe. Samantala, sa ibang lugar, may isang batang lalaki na nagngangalang Eli. Si Eli ay isang 7 taong gulang na batang lalaki na nakatira sa isang ampunan na pinangalan ng Foster. Siya ay isang napakatalino na batang lalaki na kahit mga bagay na alam ng mga matatanda ay alam niya. Siya ay kumilos tulad ng kung paano kumilos ang isang matanda. Nagbihis siya na parang matanda na, nagsasalita na parang matanda, at maraming bagay ang ginawa tulad ng mga matatanda. Sa wakas ay pumayag na rin si Alex sa plano ng kanyang asawa na mag-ampun ng anak. Nagtungo sila sa ampunan upang makita ang ilan sa mga bata. Matapos punan ang ilang mga form sa pag-aampon, inimbitahan sila ni Mrs. Lang bilang tagapag-alaga ng ampunan na mag-usap muna. Sinabi niya na isasaalang-alang niya ang kanilang plano na ampunan ang isa sa mga bata sa orphanage. Ngunit pinaalalahanan din niya na ang mga bata doon ay espesyal, kaya kailangan nilang pumili ng tamang pamilya para sa mga bata. Pagkatapos nito, inanyayahan silang maglibot upang makita ang mga bata doon. Doon nakita ni Zoe si Eli. Ang ngiti nito ay nagpasaya sa kanya kaya hindi niya magawang iwasan siya. Bago pa man sila makaalis sa lugar, kumaway si Eli sa kanya at ngumiti sa bintana. Pagkatapos noon, pumunta si Zoe sa bookstore doon, nakita niya ang kanyang ina na nagdala ng maraming bata at nagbabasa ng mga kwento. Sinabi ng kanyang ina na iyon ay isang paraan para mapalapit si Zoe sa mga bata. Gayunpaman, sa halip na pasayahin siya, ito ang nagpasakit sa kanya. Isinara niya ang tindahan at agad na umuwi. Ilang sandali pa pagkarating nila sa bahay, nagulat si Zoe sa pagdunog ng doorbell. Pagbukas niya ng pinto, laking gulat niya nang makita niya si Eli na nakatayo sa harapan niya dala lahat ng gamit niya. Sabi ni Eli, si Mrs. Lang daw mismo ang nagpadala sa kanya. Nataranta si Zoe dahil hindi pa nila natapos ang administrasyon. Wala siyang masabi at nanatiling tahimik, habang itinuturing na ni Eli ang lugar ni Zoe na kanyang tahanan. Sa kanyang unang araw si Eli ay nagpakita ng isang matandang pag-iisip na hindi taglay ng mga batang kaedad niya. Mas pinili niyang panoorin ang mga news channel at tinalakay ang pandaigdigang problema na lalong ikinagulat ni Zoe, ngunit kahit kakaiba ang ugali ni Eli, nagustuhan pa rin siya ni Zoe. Di nagtagal, tinawagan ni Zoe ang kanyang asawa at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari, at tulad ni Zoe nagulat din si Alex sa desisyon ni Mrs. Lang na ipadala si Eli sa kanilang bahay ng biglaan. Hindi nagtagal, dumating si Alex sa bahay at agad na dinala si Eli sa ampunan. Sa kanilang pagbabalik sa ampunan, si Eli ay nagsalita tungkol sa recession kahit na hindi alam ni Alex ang tungkol dito. Nagulat sila sa kung gaanong alam ni Eli ang lahat ng bagay na hindi maintindihan ng mga batang kaedad niya. Pagdating sa orphanage, laking gulat nila sa balitang na aksidente si Mrs. Lang at natamaan ang ulo nito kaya hindi nila ito makakausap. Pagkatapos ay pinuntahan nila ang katulong ni Mrs. Lang at nagtanong tungkol sa pangangasiwa at dokumentasyon ng pag-aampon. Habang sinusuri ang dokumento, sinabi ng katulong na valid ang mga dokumento kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang ampunan si Eli. Pagkatapos ng lahat, nagustuhan ni Zoe si Eli. Simula ng ampunan nila si Eli, naramdaman ni Zoe na nagbago na ang asawa niyang si Alex. Ayaw niyang kausapin siya. Kung tutuusin, mas maaga siyang pumasok sa trabaho kaysa dati, bago pa man sila mag-almusal. Hindi rin malalaman ni Zoe na umalis ang kanyang asawa kung hindi sabihin ni Eli sa kanya.
Sa opisina pala, may kaunting problema si Alex. Naapektuhan ng global recession ang toy company ni Alex kaya nahirapan siyang makakuha ng mga investors para sa kanyang kumpanya. Bukod dito, ang kanyang mga makalumang laruan ay hindi rin nabinte sa merkado pagkatapos ng paglitaw ng mga modernong laruan. Maging ang mga bangko ay hindi makapagbigay sa kanya ng pautang sa oras na iyon at nagpahirap sa kanya habang ang lahat ng kanyang mga empleyado ay humihiling na ibigay kaagad ang kanilang mga sweldo. Nakiusap si Alex sa kanila na konting tiis na lang. Aniya, ang ipon ng kumpanya ay ginagastos para makabayad ng mga utang. Nang marinig ito, nagsimulang pag-usapan ito ng mga empleyado sa kumpanya. Sa ibang lugar, dinala ni Zui si Eli para mamasyal sa parke. Di nagtagal, nakilala ni Zui ang isang lalaking tambay na nagngangalang Mr. Potts. Sinabi ng tambay sa kanila ang isang tiyak na petsa, ang petsa na hindi niya makakalimutan. 15 ng Mayo, 2007 nagulat siya doon at nakaramdam ng kaunting takot kay Mr. Potts, agad silang umalis palayo kay Mr. Potts. Pinuntahan nila si Alex sa pagawaan ng laruan. Pagdating nila ni Eli, nakita nila si Alex na iniwan na siya ng lahat ng kanyang empleyado. Kinuwento sa kanya ni Alex ang nangyari. Para pakalmahin ang asawa iminungkahi ni Zui na isasangla nila ang bahay. Gayunpaman, lumabas na sinangla ni Alex ang bahay nang hindi niya nalalaman. Ang katotohanan na ginawa iyon ni Alex nang hindi sinasabi kay Zui ay labis na nagismaya at iniwan siyang mag-isa doon. Pagdating nila sa bahay, tinanong ni Eli si Zui kung mahal pa ba niya si Alex. Matapos ang lahat ng nangyari, hindi makasagot si Zui. Kinabukasan, hinatid ni Zui si Eli sa paaralan. Kinumbinsi ni Eli si Zui na magiging maayos siya ngunit sa recess, si Eli ay nag-skip sa kanyang klase. Pagkatapos ay pumunta siya sa pabrika ni Alex. Si Alex na natutulog doon ay ginising ni Eli. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya naroroon. Sinabi sa kanya ni Eli na bumisita siya para tulungan siya sa kanyang trabaho dahil mukhang kailangan niya ng tulong ngunit sinabi ni Alex na hindi niya kailangan ng anumang tulong. Pagkatapos ay hinatid niya si Eli pa uwi. Pag-uwi nila, medyo nagalit si Zui dahil nawala si Eli sa school. Hindi nagtagal, hamupa ang galit niya dahil palihim na nag-order ng pagkain si Eli para sa kanila. Sa wakas ay naging kalmado na sila pagkatapos nilang maghapunan. Tila, ang layunin ni Eli sa paggawa nito ay upang magkaayos muli sina Alex at Zui. Kasabay nito, nagsimulang mag-usap ng mas mahinahon sina Alex at Zui sa isa't isa. Nangako si Alex na lulutasin ang problema. Hindi nagtagal, lumabas siya para makalanghap ng sariwang hangin ngunit sa pagkakataong iyon, nakita siya ni Mr. Potts na pinagmamasdan ang kanilang pamilya mula sa malayo. Pagkatapos pumunta ni Zui sa kwarto niya, lumabas ng bahay si Eli at lumapit kay Mr. Potts. Nag-usap sila at parang magkakilala na silang dalawa. Pinayuhan ni Mr. Potts si Eli na huwag madaliin ang kanyang plano. Sila ay magkakilala at pareho silang may pinaplano para kina Alex at Zui. Kinabukasan, pumunta si Mr. John, ang investor ng kumpanya ni Alex sa pabrika, at pinakiusapan siyang ibenta ang pabrika ngunit hindi sumang-ayon si Alex dahil ang kumpanya ay pamana ng kanyang ama. Labis na madidismaya ang kanyang ama kung magpasya siyang ibenta ang kumpanya. Si Alex, na nakadama ng pagkabigo, ay agad na pumunta sa libingan ng kanyang ama upang ibuhos ang kanyang saloobin. At ipagtapat ang kanyang mga problema, ngunit hindi nagtagal, nagpakita si Mr. Potts. Sa simula, nakaramdam si Alex ng pagkabalisa kay Mr. Potts ngunit naroon pala si Mr. Potts upang ituro sa kanya ang isang bagay. Sinabi sa kanya ni Mr. Potts ang isang lumang ekspresyon, mula sa abo ay lumago ang mga rosas ng matagumpay. Matapos marinig ang lahat, nagising si Alex mula sa kanyang paghihirap. Pagkaalis niya sa sementeryo, pinuntahan ni Alex ang kanyang kaibigan para maglaro para maibsan ang kanyang stress. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang asawa at hiniling sa kanya na dalhin si Eli upang pumunta sa pabrika. Nang marinig ito, natuwa si Zui dahil sa wakas, nagsimulang tanggapin ni Alex si Eli. Hindi nagtagal, dumating si Eli sa pabrika, at naglaro ng larwang helicopter. Ang laruan sa una ay lumilipad lang pataas-baba, ngunit kahit papaano ay nagawa ni Eli na ilipad ito sa anumang direksyon. Tinanong niya kung paano ito magagawa ni Eli at sinagot ni Eli na sa simula pa lang ay naka-assemble na ang laruan para lumipad sa lahat ng direksyon ngunit hindi niya namamalayan, aksidenteng na deactivate ng producer ang switch sa circuit board para lumipad lang ang laruan pataas at pababa. Hindi nagtagal, nakita ni Eli ang isang poster ng Legoland sa dingding. Gusto na pala ni Alex na pumunta doon pero sa kasamaang palad, wala siyang sapat na oras para pumunta doon. Kinabukasan, naghahanda na si Eli para pumunta sa isang lugar.
Nang tanungin ni Zoe kung saan siya pupunta, sinabi ni Eli na malamang nakalimutan ni Alex na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang plano. Pagkatapos noon, nakikita din ni Eli si Alex na natutulog sa pabrika, kasunod si Zoe na may dalang gamit. Parehong nadama ni na Alex at Zoe na pinagsama sila ni Eli, at pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, sa wakas ay napagtanto ni Alex na pay na punta sila ni Eli sa Legoland. Nagulat si Alex sa binalak ni Eli para sa kanya at kay Zoe. Pagdating nila ay agad nilang sinubukan ang bawat rides doon. Sinubukan nila ang Lego train, ang Lego cart, at gumawa pa ng lisensya ng laruan para kay Eli. Matapos subukan ang lahat ng rides, kukuha si Eli ng ice cream. Sa ilang sandali, nagawa ni Eli na tulungan ang mag-asawa na kalimutan ang lahat ng mga problema na mayroon sila. Nag-enjoy talaga sila doon at naging successful ang effort ni Eli na pasayahin at pagsamahin silang dalawa. Kinaumagahan, nagulat sila sa tunog ng piano na nagmumula sa ilalim ng hagdan. Umagang iyon pala, nagpipiano si Eli. Sa wakas, nagsimulang magbukas si Zoe tungkol sa kanilang itinatago. Sa lahat ng oras na ito, lumabas na bago dumating si Eli sa bahay, mayroon silang isang batang lalaki na kasing edad ni Eli na nagngangalang Samuel. Matapos sabihin kay Eli ang tungkol sa kanilang anak at ipakita sa kanya ang mga larawan ng kanyang anak, dinala siya ni Zoe sa isang silid na ipinagbabawal niyang buksan dahil naroon ang memorya ng kanyang anak na nakatatak doon, kaya sinisisi niya ang kanyang sarili sa buong buhay niya. Ang silid na iyon ay dating silid ni Samuel bago siya pumanaw 2 taon na ang nakararaan. Habang nakatingin sa bintana, laging naaalala ni Zoe ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang anak. Noong araw na iyon, naglalakad sila ni Samuel sa kalsada ng Go Malong. Sa gitna ng kalsada ang bola ni Samuel na kinuha niya. Sinubukan niyang saluhin ang bola ngunit sa kasamaang palad, nabangga siya ng paparating na sasakyan at binawian ang buhay. Simula noong araw na iyon, hindi na mapapatawad ni Zoe ang kanyang sarili. Pagkatapos noon ay pumunta sila sa puntod ng kanilang anak habang bitbit ang paborito nitong manika. Umiyak si Alex at ibinuhos ang buong puso at kalungkutan sa harap ni na Zoe at Eli. Nang hindi nila alam, naroon si Mr. Potts. Pinagmamasdan sila mula sa malayo. Noong gabing iyon, nag-iisa si Alex sa labas ng bahay nang biglang nakakita siya ng maraming alitaptap. Naglakad siya patungo sa alitaptap at muli nakita niya si Mr. Potts na nakaupo sa isang bench doon. Katulad ng huli nilang pagkikita, pinayuhan ni Mr. Potts si Alex. Minsan daw, mahirap bitawan ang nakaraan, pero ang ma-enjoy ang buhay at ang kinin ang kinabukasan, kailangan ng isang tao na bitawan ang nakaraan, gaano man ito kahirap. Walang sino man ang makakaranas ng magandang kinabukasan kung sila ay naiipit sa nakaraan. Matapos marinig ito, nakaramdam ng motibasyon si Alex at sinubukang tanggapin ang nangyari sa kanya at sa kanyang asawa noon. Kinabukasan, nakita ni Alex si Eli na naglalaro ng matryoshka doll na binigay niya kanina. Nang ilagay ni Eli ang mas maliit na manika sa mas malaking manika, biglang nagkaroon ng ideya si Alex na panatilihin ang kanyang negosyo. Agad siyang pumunta sa pabrika at nagdisenyo ng isang bagay. Nagtanong din siya ng opinyon ni Eli tungkol sa design model at mukhang nagustuhan ito ni Eli. Makalipas ang ilang araw, hiniling ni Alex kay Eli na makipagkita sa mga investor upang may parating sa kanila ang ideya ng produkto at kumbansihin sila na ang ipinakitang produkto ay kayang makipagkompetensya sa mga produktong electronic toy mula sa China. Pagkatapos ng presentation ni Eli, ipinakita nila ang produkto na pinangalan ng The Mystery Box. Ang Mystery Box ay maglalaman ng 5 laruan ngunit nagkakahalaga lamang katumbas ng hanggang 3 laruan. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob nito at ang kuryosidad ng mamimili ay magtutulak sa kanila na bilhin ang produkto. Bukod dito, paparating na ang Pasko at maraming tao ang magsisimulang bumili ng mga aginaldo. Matapos marinig ang presentation ni Eli, ang mga investor ay na-intrigue sa produkto at nagpas siyang bilhin ang produkto ng maramihan. Pagkatapos ng pulong kasama ang mga investor, lumabas sila upang magdiwang at magsaya. Sinimulan ni Alex na isaalang-alang si Eli bilang kanyang anak at hiniling pa sa kanya na tawagin siyang ama na nagpasaya kay Zoe na marinig ito. Kinabukasan, bago ang bisperas ng Pasko, isinama ni Alex sina Zoe at Eli para mamasyal at nakita niya si Mr. Potts na natutulog sa parke. Pagkatapos ay inanyayahan nila si Mr. Potts na maghapunan ng magkasama sa bisperas ng Pasko. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang pag-iikot sa ilang mga supermarket at nakita nila ang mga produkto ni Alex na mabenta doon at tinatangkilik ng maraming bata. Kinalaunan sa araw na iyon, umuwi sila at pinatuloy si Mr. Potts sa kanilang bahay. Inalok ni Alex si Mr. Potts na maligo at habang nililinis niya ang sarili ay biglang nakaramdam ng pagkahilo si Zoe.
Pagkatapos maglinis ng sarili ni Mr. Potts, sinimulan ni Zoe na dalhin ang mga pinggan at nasiyahan sila sa bisperas ng Pasko bilang isang pamilya. Naglaro sina Alex at Eli ng Guess the Present. Bago umalis si Mr. Potts, binigyan siya ni Zoe ng pera. Naawa siya sa kanya, dahil, para sa kanya, si Mr. Potts ay walang iba kundi isang bata na naligaw ng landas sa kanyang mga magulang. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kwarto ni Eli at pinatulog si Eli. Noong panahong iyon, ipinakita ni Eli ang isang aklat ng etimolohiya na nagsasabing ang pariralang narinig ng Diyos bilang kahulugan ng pangalan ni Samuel. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Zoe na matulog at tinawag siyang kanyang maliit na anghel. Biglang nagtanong si Eli kung naniniwala ba siya sa mga anghel. Pagkatapos noon, lumabas si Zoe at binigyan niya ito ng regalo sa Pasko ang kanyang asawa, at pagkatapos buksan ni Alex ang regalo, lumabas na ang resulta ng pregnancy test pack ni Zoe na nagpapahiwatig na buntis si Zoe. Masaya silang makita iyon dahil ilang taon na silang naghihintay sa sandaling iyon at hindi nasayang ang kanilang pagsisikap, ngunit nalilito sila kung paano sasabihin kay Eli ang balita. Hindi nila alam, narinig na ni Eli ang lahat ng usapan nila. Kinabukasan, nang gusto nilang gisingin si Eli, nakatanggap sila ng tawag mula sa orphanage na nagsasabing wala sa kanilang listahan ang isang batang nagngangalang Eli. Sinabi rin nila na blanco ang dokumentong naglalaman ng larawan ni Eli. Nakita agad ni Zoe ang lisensya ng laruan ni Eli at biglang nawala ang litrato ni Eli. Pakiramdam niya noon ay nakaplano na ang lahat para sa kanya. Nang pumunta siya sa silid ni Eli, hindi niya ito mahanap at natagpuan lamang niya ang isang liham ng paalam na iniwan ni Eli para sa kanya. Sa liham, hiniling ni Eli sa kanila na kalimutan ang lahat ng sakit at salubungin ang kaligayahan. Naalala ni Zoe ang mga salita ni Eli kagabi tungkol sa narinig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Pagkalipas ng ilang buwan, ipinanganak din ni Zoe ang isang anak na babae. Sa oras na iyon, pakiramdam niya ay naroon si Eli, babalik upang bisitahin sila. Si Eli ay parang isang munting anghel na dumating para pasayahin sila at ayusin ang kanilang pagsasama na halos mauwi sa paghihiwalay. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan.